Bakit nakalabas yung mga gamit natin? Naku anak, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na lilipat na pala tayo sa Makalawa. Ha? Bakit biglaan naman po, Tay? May asikasuin kasing negosyo yung amo ko sa Pampanga, kaya biglaan. Ano ba yan, Tay? Akala ko pa naman dito ako mag-aaral sa susunod na pasukan. Pasensya ka na anak ah, hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Kung kailan ako nagkaroon ng kaibigan dito, saka tayo aalis? Hayaan mo anak, magkakaroon ka din ng bagong kaibigan sa lilipatan natin doon. Huwag kang mag-alala anak, kapag natapos agad yung amo ko, babalik din tayo kaagad dito bago magpasukan. Ano kaya kung iwan niyo na ako dito, Tay? Babalik din naman kayo agad, di ba? Hindi pa sigurado yun, anak. E paano kung matagal at wala kang kasama dito? Tay, malaki na ako. Kaya ko na yung sarili ko. Pwede mo naman akong iwan dito mag-isa? Anak, dalawa na lang tayo sa buhay, tapos maghiwalay pa tayo. Ang hirap lang kasi, Tay. Lumaki ako nang walang mga kaibigan. Kahit ng kaklase ko, taon-taon pa iba-iba. Anak, wala naman tayong maasahan na kamag-anak. Kung nasan ang trabaho ko, dapat nandun ka din. Kasi magkakaroon nga ako ng bagong kaibigan, hindi rin nagtatagal kasi lilipat din tayo agad ng bahay. Pasensya ka na anak. Hayaan mo, kapag nakaipon ako ng malaki, pangako, hindi na tayo magpapalipat-lipat ng tirahan. Ganyan din yung sabi niyo sa akin nung huling lipat natin. Sige, Tay. Pasok na po ako sa loob. Salamat po, ate. Uy, ikaw ba yung bagong lipat dyan kila Lolo Romeo? Oo, kami nga. Isang linggo lang kami dumating. Ah, ganun ba? Oo nga pala, Renz. Ako yung apo ni Lolo Romeo. Sheila. Dalawa lang ba kayo ng tatay mo dyan sa bahay? Oo, dalawa lang kami ni tatay. Ah, parehas pala tayong dalawa. Ako naman, ang nanay ko ang kasama ko. Yung tatay ko kasi sumakabilang bahay na. Oh, ba't natatawa ka? Buti, napatawa kita. Ang seryoso mo kasi. O ikaw, nasaan ang nanay mo? Sumakabilang bahay na rin ba? Ah, hindi. Malit pa lang ako nung namatay si nanay. Nagkaroon kasi siya ng komplikasyon sa puso. Ah, kaya pala dalawa na lang kayo ng tatay mo. Dito ka ba mag-aaral sa pasukan? Hindi ko alam kay tatay. Bakit naman? Ibig sabihin, nilipat ulit kayo? Lagi ba kayong palipat-lipat ng tirahan? Oo. Sige, mauna na ako. Baka hinanap na ako ni tatay. O sige, sa ibang araw lang tayo magkwentuhan. Sige. O anak, saan ka galing? Diyan lang tay, bumili sa tindahan. Iwanan muna kita dito anak ha. May pupuntahan lang ako. Sige po. Tay, may apo pala si Lolo Romeo? Mayroon ba? Di ko alam yun ah. May bago ka ng kaibigan ngayon ah. Bakit? Nagkausap ba kayo kanina? Oo, kapitbahay daw po natin siya. Siya nga pala si Renz. Siya yung apo ng may-ari nitong bahay na si Lolo Romeo. Sinabi ko naman sa'yo anak na mabilis ka lang makakahanap ng bago mong kaibigan. Oo, kaibigan ko ng mga ilang buwan lang. Tapos kapag lilipat tayo, iba na naman. Hayaan mo anak, kakausapin ko yung amo ko na wag na akong ilipat sa trabaho para dito ka na rin makapagtapos ng high school. Tay, ganyan din yung sinabi niya sa akin noong nakaraang taon. Halos taon-taon na lang ako nag-e-enroll sa ibang school. Hindi ko naman gusto anak na magpalipat-lipat tayo ng tirahan. Kasi nandun yung trabaho ko. Doon tayo nabubuhay, kaya doon tayo lilipat. Bakit kasi tay, hindi kayo maghanap ng ibang trabaho? Ang dami namang ibang trabaho dyan. Anak, alam mo naman na hindi ako nakapag-aral. Baka wala nang tumanggap sa akin sa trabaho. Hindi nyo nga sinusubukan, Tay, eh. Yung amo nyo nga, tinanggap kayo ngayon kahit hindi kayo nakapag-aral. Mabait kasi yung amo ko, anak. Dati siyang kaibigan ng lolo mo. Sana huling lipat na natin to, Tay. Hayaan mo, anak. Kunting ipon na lang, makakabili na tayo ng sarili nating bahay. Sana nga po, Tay.
Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tay ka lang. Ano yon? Ay, tay, nandiyan po ba si Sheila? Sheila, anak! Bakit po, tay? May naghahanap sa'yo. Teka, iho. Ano bang pangalan mo? Ay, tay, ako po yung apo ni Lolo Romeo. Ah, ikaw pala si Renz. Halika, tuloy ka. Salamat po. Maupo ka. Oh, Renz, ikaw pala. Tay, pagpapaalam ko po sana si Sheila mamasyal sa bayan. Piyasta po kasi ngayon. Ah, ganun ba? Huwag kayong masyadong magpapagabi, ha? O sige, anak. Ikaw na munang bahala sa bisita natin na si Renz. Sige, alis muna ako. May pupuntan pa ako, eh. Sige po. Ikaw na lang, Renz. Wala akong masyadong kilala dito sa lugar nyo. Kaya nga ka tiniyaya, di ba? Para naman magkaroon ka ng ibang kaibigan mo dito. Hindi na, Renz. Dito na lang ako sa loob ng bahay. Kasi sigurado ako lilipat din kami ni tatay. Kasi hindi rin kami magtatagal dito. Lipat agad? Bakit naman? Eh, wala pa nga kayong ilang linggo dito. Tsaka isa pa, sa susunod na buwan, mag-uumpisa na yung pasukan. Kahit na, kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo din naman maiintindihan. Sige na, yung mga kaibigan mo na lang yayain mo. Oh, anak, bakit hindi ka sumama kay Renz kanina? Hindi na, tay. Wala rin naman akong gagawin sa bayan. Dapat sumama ka, anak, para naman makapasyal ka dito sa lugar nila. Hindi na po, tay. Di ba sabi niyo, hindi rin naman tayo matatagal dito? Hindi pa naman sigurado yun, anak. Medyo matatagalan pa. Kasi may ayusin pang negosyo yung amo ko dito. Ayos lang ako, tay. Tsaka sanay naman akong wala akong kaibigan. Eh, kaysa naman magkulong ka dito sa loob ng bahay, eh di hindi mo na na-enjoy yung bakasyon mo. Kahit naman lumabas ako, hindi ko rin naman ma-enjoy. Kasi wala naman akong kilala dito. Kung gusto mo, anak, tayong dalawa na lang ang pumunta sa bayan. Bakit, tay? Wala po kayong pasok mamaya? Wala, anak. Kasi hindi pa tumatawag yung amo ko. Talaga, tay? Sige po. Uy, Sheila, tay! Saan po kayo pupunta? Pupunta kami sa bayan. Sasamahan daw ako ni tatay. Oh, akala ko ba hindi kayo mamamasyal? Tay, Sheila, gusto nyo ba sabay na kayo sa amin? Ikaw, anak, gusto mo ba? Naku, ikaw na lang. Sa susunod na lang. Teka lang, anak, ah. Sagutin ko lang to. Sige, ah. Ano, pre? Ano na ako? Oh, sige. Ipupuntan pa kasi ako, eh. Thank you, ah. Sigurado ka ayaw mong sumama? Maganda pa naman yung pasyalan dun. Tsaka ipapakilala na rin kita sa mga kaibigan ko. Sa susunod na lang. Nako, anak. Tumawag yung amo ko. Kailangan ko siyang ipag-drive. Pasensya na, ah. Biglaan kasi. Sige po. Uwi na lang po ako sa bahay. Sama ka na lang sa akin, Sheila. Sayang naman yung bis mo. Tsaka ipapakilala na lang kita kala Myla tsaka Jen. Ayos lang po ba sa inyo, tito? Oo, basta huwag kayong magpapagabi, anak, ha? Sige po. Oh, paano, Renz? Ikaw na ang bahala sa anak ko, ha? Opo. Sige, alis na ako. Ano? Tara na. Sabi ko naman sa'yo, mababait yung mga kaibigan ko. Oo nga. Ang babait ng mga kaibigan mo, lalo na si Jen. Ano? Gusto mo na bang umuwi? Oo. Wala naman din naman akong gagawin. Mamaya ka na lang umuwi. Tambay muna tayo. Meron akong alam na lugar. Sige. Mahaba pa naman yung oras. Tara. O, diba? Sabi ko sa'yo, presko dito. Oo nga. Oo nga pala. Saan pala pupunta ang tatay mo? May pasok kasi si tatay. May bigla ang lakad sila ng amo niya. Ah. Bakit? Ano bang trabaho ng tatay mo? Personal driver siya. Ah. Kaya ba kayo palipat-lipat ng bahay? Oo. Kung nasan yung amo niya, nandun din kami. Ah, bakit hindi na lang siya maghanap ng ibang pagkatrabahuan? Marami naman naghanap ng driver dyan na nag-i-stay sa isang lugar. Sabi kasi ni tatay, wala daw tatanggap sa kanya kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero paano ka naman? Masaya ka ba na palipat-lipat kayo ng lugar? Siyempre, hindi. Halos lahat na nagiging kaibigan ko, hindi ko sila nakakausap.
tuwing magsusulat nga ako ng address, hindi ko alam kung ano ilalagay ko. Wala kasi kaming permanenteng address. Sinubukan mo bang kausapin ang tatay mo tungkol dyan? Oo, pero lagi niyang sinasabi na kapag nakaipon siya ng malaki, makakabili na kami ng bahay. Gusto mo ba kausapin ko si Lolo na ibenta na lang sa inyo yung bahay? Bakit? Binibenta niyo ba yung inuupahan namin ngayon? Ang alam ko, hindi. Kasi matagal na walang nakatira doon. Pero meron naman ng ibang bahay si Lolo. Sige, sasabihin ko kay tatay. Ano, tara na. Huwi na tayo. Baka gabi pa tayo. Oh, tay! Para saan po yan? Ah, sa trabaho lang to, anak. Di ba lilipat na po tayo ngayon? Mag-ayos na po ba ako ng mga gamit natin, tay? Anak, hindi na tayo lilipat. Nakapag-down na ako ng kalahati para dito sa bahay. Teka, tay! Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhan po ako. Anak, kinausap ako ng lolo ni Renz. Tinanong niya ako kung gusto ko ba daw bilhin tong bahay. Di ba, tay? Sabi mo, hindi pa sapat yung ipon mo. Huwag kang mag-alala, anak. Pumayag naman yung lolo ni Renz na hulugan. Mabuti naman at pumayag siya ibenta tong bahay. Oo, kinausap daw siya ni Renz. Salamat, tay. Pero paano yung trabaho mo? Nagpaalam na ako sa amo ko, anak. Matanda na ako, anak. Lumalabo na ang paningin ko. Kaya delikado na kung pagmamaneho pa yung trabaho ko. Hayaan mo, tay. Ako na lang po maghahanap buhay para sa atin. Nako, anak. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Huwag kang tumulad sa akin na wala akong natapos. Pero, tay, wala ka ng trabaho. Tapos mauubos pa yung ipon mo dito sa bahay. Paano natin mababayaran yung kulang? Anak, tumigil lang ako sa pagmamaneho. Pero may iba naman akong trabaho. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na business ng amo ko dito? Sa akin niya pinagkatiwala. Kaya napagdesisyonan ko na dito na ako bumili ng bahay. Napakasaya ko, tay, sa tinagal-tagal ng panahon. May masasabi na rin ako ng sa atin talaga na taga dito na ako. Pwede na akong makipagkaibigan. Hindi ko naiisipin na lilipat na ulit tayo. Pasensya ka na, anak, kung medyo natagalan lang. Pero simula ngayon, hindi na tayo magpapalipat-lipat pa. Salamat, tay.